kasi ang saya ko naman. Lahat ng hirap, sakripisyo at pagkabigo, lahat mapawi ng sandaling iyon. Alam kong hindi lang yun para sa akin, kundi pati sa coaches ko, sa pamilya at sa buong Pilipinas. Bukod sa medal at pananal, pinakanakatatabangang puso ang inspirasyon na bibigay ko, hindi lang sa aking kapatid, kundi pati na rin sa ibang kabataan. Sa ngayon ay nakapagpatayo na ako ng weightlifting gym sa amin kung saan natuturuan ko ang napakaraming bata. Habang patuloy pa rin ang aking pangarap na maiuwi naman ang gold medal mula sa 2020 Tokyo Olympics. Lubos na gumagalang, Heidi Lynn. Hinahangaan si Heidi Lynn Diaz sa pagbubuhat ng mga bakal na kadalasan ay higit pa ang bigat kaysa sarili niyang katawan. Pero kung tutuusin, ang pinakamabibigat niyang binuhat ay ang mga pagsubok, paghihirap, at kung minsan ay kawalan ng suporta mula sa tao o institusyong inaasahan niya. Ang kakayahan at tapang niyang pasanin sa kanyang balikat ang kahirapan, kabiguan, at sakit ng kalooban ang nagpapatunay na hindi lamang siya isang world-class athlete, kundi karapat-dapat na gold medalist kung ang buhay ay hahambing natin sa Olympics. Ito po si Charo Santos, nagpapaalalang ikaw ang bida sa kwento ng iyong buhay. Magandang gabi po mga kapamilya. Gold na ho. Gold na pinamita. Ay, silver. Ay, silver pa lang yung napanalunan niya dyan yata. Hindi pa yata ho yun yung gold eh.